No, no. Kailangan may doctor's advice yan. Nasa loob pero yan. May doctor po doon, pero the doctor did not agree. But oh, they did the doctor did not agree? Or you did not consult with the doctor? He did, but the doctor said no. Oh, so, sabi na, pag may nangyari sa kanya, makakabsin. No, no, no. Yan. Your Honor? Yeah, andyan na siya, pero ako. Pag may nangyari sa inyo, huwag mo kami sisihin, Mr. Kumar. Yes, sir. I just want to clarify. Gusto ko lang matapos na ito. Kasi... sandali lang, sandali lang, Mr. Kumar. Lumutang na sa Senate Committee on Public Orders and Dangerous Drugs ang Indian national na si James Kumar, na isa umano sa humarang at nagbanta kay ex-PDEA agent na si Jonathan Morales na wag nang dumalo sa Senado at titikom na lang ang kanyang bibig sa lahat ng kanyang mga nalalaman na nakuhanan pa ng CCTV footage kung saan sa pool sa video ang mga malalaking pangalan kabilang na ang First Lady na si Liza Araneta Marcos. Narito ang full video. Panuorin, pakinggang mabuti at kayo na ang bahalang humusga. Ngunit bago tayo magpatuloy, huwag kalimutang i-like, share, subscribe, and click the notification bell for more updates and for more upcoming videos. Maraming salamat! Hey, Mr. Chair, what happened to your client? Thank you. Senator, last Friday, we were going to the Parañaque Prosecutor's Office to file a case against the people who used his name. However, on our way there, he started getting dizzy. So we brought him straight to Makati Medical because we called his doctor. And apparently, we have a report now from the doctor that he had a transient ischemic attack, which is a stroke. And when they checked him, meron pong bara, I think 55% yung bara sa vein. And at the same time, he was suffering from acute bronchitis, Your Honor. So may tubig din sa baga. So if any doctors from the Senate or from the parties, even if we bring the reports, the scans, they will be able to find the same findings, Your Honor. Since we are not doctors here, we cannot attest to the veracity of this medical certificate. But I know the attending physician, Dr. Raul Lapitan, he is also my cardiologist before, and he's a very... Yeah, because the you know, kung basahin natin yung video, narinig natin na very serious yung allegations about yung sinasabi na pwedeng ipapatay si Morales, maraming paraan para patayin si Morales. And hindi ko rin makukonsensya kapag after this hearing, kung i-terminate na natin itong hearing na ito ngayon, tapos may mangyari kay Morales, mamamatay yan, dahil hindi natin nakumpronta si James Kumar as to the veracity of that conversation. So I think I am remiss of my duties kung hayaan natin na isara lang ito na hindi mapakinggan si Kumar. Kasi very, very serious yung sinasabi nitong former Napolcom personnel na si Picoy, kahit na sinasabi niya na katang-isip lang yung sinasabi na, well, I don't believe you, Mr. Picoy. I don't believe you. The first place, sinasabi mo na katang-isip mo yun. Pero paano ka? Alam ko yung ginawa mo ngayong discard is afterthought na lang. Gusto mo lang magpapalusot. Dahil sabi mo, last hearing, na gusto mo lang, discarte mo lang yun para maimbitahan ka dito, para pakita ka ng mga ebidensya mo na yung daladala mong papel, para mapatawag ka lang, kaya mo ginawa yun. Eh, sinabi mo naman na hindi ka narinig, hindi mo alam na nandun si Morales, nakikinig sa usapan ninyo. At hindi mo alam na mayroong video recording, may CCTV. How come na magdrama-drama ka doon kung ganon? So I don't really believe you, Mr. Santiago. Yeah, you answer. Sir, para sa akin po, sir, opinion niyo po yun eh. Pero ang katotohanan po, nasabi ko na po. Katotohanan mo? Yes, sir. Is that your truth? Yes, sir. Nalukuhin kami dito? Hindi po kayo, sir, niloloko ko, sir. Sir, hindi ko po kayo niloloko, sir. Meron ka pang daladalang... we are inviting you here to shed light on the... Yun yung papel mo doon sa CCTV recording. Yes, sir. Kaya kita inibitahan. Yes, sir. At hindi kita inibitahan dito para... kunin yung expert opinion mo. May dadala ka pang papel nga tuturuan mo kami kung paano gumawa ng operation to conduct report, yung pre-operational report. Sino ka para magturo sa amin dito? Hindi ka nga naging police, hindi ka nga naging PDEA. Napulkom employee ka lang, na-dismiss ka pa. So paano ka? Paano ka magbigay ng expert opinion sa amin? This committee doesn't need your expert opinion here. This committee wants your answer as far as your participation in that very telling video recording, CCTV. It's unfair for me kung hindi ko pakinggan si Kumar dito sa open hearing, tapos kayo napakinggan ko dito.
as your allegation na pwedeng patayin si Morales anytime, in any kind of method, in any manner, eh kung mangyari yan after the hearing, kasi you are claiming na talagang magaling ka, marami kang kaso. May binagkita ko dalawang kaso mo. Ngayon, nagsabi ka pa, hindi lang yan, sir. Mukhang talagang parang nakasandal ka sa pader kung magsalita ka. Sir, kagaya po ng sinabi ko, sir, opinion niyo po yun, pero yung katotohanan po, sa akin po yun. Sinabi ko na po. So, ibig mo sabihin, totoo talaga yun? Na naluloko ka lang? Kagaya po ng sinabi ko noong unang hearing, sir, niloloko ko po si Romy, hindi po kayo. Pero sila ang nagpasakay sa inyo, hindi po ako. Anong reason mo? Bakit mo siya niloko? Kagaya po ng sinabi ko noong unang hearing, sir, meron po sana akong gustong patunayan na dalawang bagay. Yan ang unang bagay na nakarating ako dito dahil sa kwento ko sa dalawa. Hindi po kasama kayo. Siya ang nagpasakay sa inyo, sir, hindi ako. Ano nga rason? Bakit mo maglukuhin si itong kausap mo? Para mapatawag ka dito sa hearing? Kagaya na sinabi ko pa rin po noong unang hearing, sir. Yun pa rin po. Doon ako nakatindig dahil yun po ang katotohanan. Do you think mapapatawag ka dito? Kung wala yung hindi pinakita ni Morales yung CCTV? At hindi mo alam na may CCTV recording yun? At hindi mo alam na nandun si Morales nung nag-uusap kayo? Kagaya po, sir, ng sinabi ko, sir, yan po ay lahat ay isang katang isip na para sa kanila lang. Pero ang nangyari, sila ang nagpasakay po sa inyo, hindi po ako. Sila lang po ang pinapasakay ko, sir. Eh, kaya nga, pinasakay mo siya kasi gusto mo ma-influence ako para maimitahan ka. Kaya gusto mo kunyari mag-present ng legal expertise mo sa paggawa ng preparation report kasi yun ang gusto mong ipakita. Hindi, diba? Hindi ko po akalain, sir, na, sir, sa totoo lang, sir, forgive me for saying this, hindi ko po akalain na papatulan niyo po yung pang... Ano ko sa kanila, sir, eh. Sa akin lang po, para lang po talaga. Sinabi mo na nga na iyon ang objective yes, po. Yes, sir, pero hindi ko po alam, hindi ko po in-expect na papatulan yun para makarating ako rito. Do you believe, naniwala ka ba, maniniwala yung tao sa'yo? Yung isa video na yun? Na mangloko ka lang? Depende po, sir, yan sa taong nakikinig, sir. Ang akin po... You are lying! Come again, sir? You are lying! Eh, si opinion yan, sir, sa akin po naman, yung totoo lang. From sa unang hearing hanggang dito. As chairman of this committee, I'm going to cite you in contempt for lying. Any objection? Hearing none. I'm ready for you. You are cited in contempt. Thank you, sir. Thank you, sir. Salamat po, sir. Sitting for Mr. Morales, I have conversed with the lawyer of James Kumar, and with the permission of the chair, if you will allow it, if he can participate virtually, Mr. Chair. Are you listening, Mr. Chair? Please, continue. No, I'm listening. I have conversed with the lawyer of Mr. Kumar, with the permission of the committee, with the chairman of the committee, if you can participate virtually from the hospital, Mr. Chair. Well, he is within Philippine jurisdiction, and because of his medical condition, we can allow that, Mr. Your Honor. Sir, we are just getting the clearance now from Dr. Lapitan, Your Honor. All right. And we have sent already the link, just a few minutes, Your Honor. Because Dr. Lapitan is in Makati Med naman, sir. Alright. How many minutes are we going to wait? Alright. While we are waiting, I'll just proceed with the questioning of go ahead. Mr. Morales. Okay, Mr. Morales, bigyan na lang kita ng isang pagkakataon pa para malinis yung pangalan mo. Yes, Mr. Chairman. Nung second hearing ng committee, if you misrepresented yourself sa personal data sheet na sinabit mo sa PIDEA that you were not dropped from the PNP roll and was not dismissed and suspended. Yung personal data sheet mo, yung PDS mo, was made under oath. Tama ba ako? Was it made under oath? Your Honor, nasagot ko na po yan. Wait, just answer me. Was it made under oath? Lahat po ng sinasabit ko po sa PIDEA, particular po doon sa PDS, ay lahat naman po ay under oath. Alright. So kung under oath yan, so you misrepresented yourself, so malinaw na doon pa lang sa PDS mo ay nagsisinungaling ka. No, Your Honor. Sapagkat nasagot ko po na ako po ay nag-comply doon po sa hiningi ng recruitment committee doon po sa PIDEA. No. Wait. May I interrupt? I am not talking about your compliance. I am asking you... I'm asking you if you misrepresented yourself. Dahil kanina, anong last hearing, question number 25, have you ever been separated from the service in the following modes? Resignation, retirement, drop from the roles, dismiss, termination, end of term? Sinabi mong no. Inuulit ko lang yung tanong ko sa iyo nung nakarang hearing. No, Your Honor. Hindi ko po nilagay mo no. Wala pong misrepresentation, Mr. Chairman. Ano tawag mo dun? Ito po yung
Merong ano no, yung recruitment committee, sila po yung nagpa-comply sa akin. May mga bagay po nung mga panahon na yon na wala po akong impormasyon patungkol po doon sa mga pinahingi sa akin ng PIDEA. Kaya po nung ako ay pinag-comply nila, ako naman po ay nag-comply, kaya po ako tinanggap nila, Your Honor. Yun naman po yun eh. Ang pagkakatanggap po nila base dun sa pagkakakompleto ko ng mga papeles. May mga panahon na mga katanungan na hindi ko po masasagot gawa po, Your Honor, na wala po akong impormasyon o eksaktong impormasyon sa mga bagay na naitatanong sa akin. At ito po, Your Honor, ay aking na-comply. Ang PIDEA po, nung ako ay nag-apply, sila po yung nanghingi ng mga dokumento at ito po ay na-produce ko naman po, Your Honor. Sandali lang, malayo na yung mga sagot mo eh. Alam mo, Ginong Morales, binibigyan na nga kita ng pagkakataon eh. Tinanggap ka ng Philippine National Police. Sinabi mo, 1993 of April, hindi mo nalaman kung kailan ka na-dismiss from the service. Hindi sinabi mo, hindi mo maalala. Itong pagpasok mo sa PIDEA, 2008, April. Okay? No, Your Honor. 2009 po. Alright, ako, Your Honor. Sige, 2009. Na-appoint sa PIDEA. Okay, 2009. Naalala mo, in-admit ka na 1993 sa PNP. Na-dismiss ka ng 1994 from the service. Pero dito, maliwanag na isinulat mo, no, having been separated from the service, sinulat mo, no. Oh, sino paniniwala na yung mga sinasabi mo? Ito yung mga documentary evidence Your na Honor, ngayon. Ako po ay nag-comply doon sa PIDEA Recruitment Chair, Committee, hindi ko Your Honor. Yes. You just answer the question. Answer the question directly. Huh? Thank you. Maliwanag po, Mr. Chair, na hawak ko na po yung mga documentary evidence na talaga nagsisinungaling itong taong ito. Dahil dito pa lang, pati sa question number 33, have you ever been formally charged? Sinabi niyang no. Have you ever been guilty of administrative offense? Sabi niya no. Have you ever been formally charged? Sinabi niya no. Eh, ang dami niyang kaso na binanggit ko na yung mga during the previous hearings. Mr. Chairman. Yes, tanongin mo na kita. Follow-up question. Bakit nakalagay doon no? Bakit Mr. Chairman. Maaari niyo po ba akong bigyan ng original copy ng sinasabi ni Honorable Senator Jinggoy Estrada patungkol dyan sa aking PDS? Sapagkat yung ipinakikita niya ngayon na PDS ay pawang Xerox copy. Your Honor, okay, may napakatagal na po niyan. At ito pong... Sige, kunin natin yung origin yan. PDEA, submit yun the original copy. Where's the original copy of his PDS? I will ask our personnel officer right now to... Mr. Chairman, if I may. Senator yes, Jinggoy, go ahead. Ang dami na nating hearing dito. Wala pang pinapakita kahit isang original si Ginong Morales. Ngayon, siya yung manghihingi ng original. Kung ano man ang kopya meron si Senator Jinggoy, baka naman sapat na po yun dahil nakakatatlong hearing na po kami na picture lang ng Xerox ang pinag-uusapan po namin at pinagbibigyan po namin ng panahon. Bigyan nyo rin naman ng panahon yung Xerox ni Senator Jinggoy. Huwag na po natin pahabain. Your Honor, Mr. Chairman, ito pong pagtungo ko rito ay bilang resource person, kaugnay po doon sa PIDEA leaks. Patungkol po doon sa... Your Honor. Okay na yan, that's given. But please answer the questions because Senator Jinggoy is trying to establish yung credibility mo as a resource person or as a witness. Kaya please answer the questions properly. Thank you. Mr. Chairman, the point is, so as not to cause undue delay, kasi hanapin yung original, again, can the resource person kindly comment on the photocopy given by Senator Jinggoy, or yung copy niya, na photocopy, hindi original. Because that's what we've been doing all throughout this time anyway, so baka naman, unless malabo po ah, kung malabo, kuha naman sa maliwanag na kopya. Mr. Chairman, Your Honor, yes. Mabigyan man lang sana ako ng pagkakataon na ma-examine mismo yung dokumento, dahil ito po ay nagtutukoy dun sa akin. Paano ngayon kung... Tanungin naman tayo ng aking makasamahan na pwede niyo mabigyan ng hard copy, yung nakakalat ngayon sa social media na mga dokumento na nagiging sinasabi ng PIDEA leaks. Kung hanapan tayo niyan, hindi rin tayo makaproduce. Ikaw hindi ka makaproduce. Sino pang involved dito? Maharlika. Damor, hindi makaproduce. Maharlika, siya nagpakalat niyan. Wala siya dito sa Pilipinas. Paano ngayon kung hanapan tayo ng record? And I have already ruled and have given my opinion on that particular document na talagang totoo yan dahil hindi yan lalabas kung walang original na kinuna ng Xerox copy.
So ganoon na rin ang nangyari sa papilis ni Senator Jinggoy. Your Honor, Mr. Chairman, ako po ay pinakitaan ng isang dismissal order kahit po wala yung twin due process. Katulad po niyan, sinasabi nung nakaraang hearing, pinakitaan po ako ni General Lasso ng isang special order na hindi ko alam na ako ay sinasabi dismiss. Pero Your Honor, ni hindi ako naka-avail o naka-attend man lang doon sa pre-charge. Walang patawag. Wala po yung twin due process na dapat ay nakamit ko. Kaya itong sinasabi ngayon na PDS na allegedly ay gawa ko at sinabmit ko, Your Honor, Mr. Chairman, dapat ko rin malaman at ma-examine kung ano itong nakalagay doon sa dokumento mismo. Sapagkat yung pre-op at saka authority to operate, ito po yung parte ng trabaho ko, Your Honor, bilang investigador. Ito po yung personal na kaalaman ko na may kaugnayan noong 2012. Kaya po, nung pinakita niyo po sa akin yung dalawang klase ng dokumento at tinanong niyo ako doon sa memorandum na inisyo ng March 10, 2012, ito po ay aking kinilala. Sapagkat alam ko sa sarili ko na ako mismo ang gumawa at ito ay ginawa noong panahon na nandun po ako sa PDEA. Yun po, Mr. Chairman, Your Honor. Mr. Chair, itong hawak kong PDS, it is already certified photocopy. Certified ito ng PDEA. So I don't think we still need to have the original copy we submitted to this committee. With the permission of Senator, Mr. Yes. Morales, makiusap na po. Tatlong hearing na po tayo, di ba? Ulitin ko ha. Litrato lang ng Xerox itong lahat ng to nagsimula. So maaari naman po mapagbigyan nyo naman si Senator Jinggoy. Actual na Xerox to na certified copy pa na pwede nyo makita. Eh yung pinagbabasihan nga po natin ng pagdinig na ito, hindi nyo ma-produce yung original. Litrato lang nga po eh. So pagbigyan nyo na po para maka-under na po tayo. Simple lang ho naman yung sagot eh. Madali naman sagutin. Your Honor, Mr. Chairman, ano? Yun pong sinasabi ninyo na hindi ko ma-produce yung original. Talaga pong hindi ko po ma-produce. Hindi po yun yung tanong ginawa, Your Honor. Can the witness kindly just address what is being asked? Pakinggan mo lang gusto yung... Malayo lang yung sinasabi dito, Mr. Chairman. Huwag kang lumis sa tanong, please. Ang akin po, okay, pagbigyan nyo po ba si Senator Jinggoy o hindi? Para lumipot na sa ibang... Your Honor, hindi po, Your Honor. Hindi po siya katanggap-tanggap na ipresenta sa akin, Your Honor, sapagkat ito, hindi ko po siya makikilala na ano gawa ng ito ay Xerox copy, Your Honor. Mr. Chair, certified photocopy na ito ng PDEA. So, PDEA, okay. If that is certified true copy, meron kayong true copy doon sa files ninyo? If that is certified by you as a true copy, so it should be a true copy from an original document. Excuse me, Your Honor. A certified true copy replaces the presentation of the original document. And the presumption is, mas magaling si Intokayo ko si Attorney Francis dito, they perform their duties regularly. That they will not issue a certification unless there is a copy on file. That's why my point is, it's unreasonable to be asking for the original. Because quite frankly, at least for purposes of the court, lalo na rito, na-relax rules of evidence tayo, na yung certified true copy, parang original na rin po yan. Kailangan pagdibatihan po yan. I don't disagree. Po, kung lalo yung sagutin, at lipat si Senator Jinggoy sa Madrong. I don't disagree with that. Ang tinatanong ko lang is, kinonfirm ko lang sa kanya na mayroong true copy yan. Dahil certified true copy man. Alam nga naman hindi yung certified kung walang totoong true copy yan. Di ba? So meron kayo sa copy nyo yan, na original document. So since sino nag-certify? O since certified mo, totoong kopya yan. So Mr. Morales, certified ng PDEA na totoong kopya yung dokumento na coming from your files. Okay, I will give it to him, Mr. President, for him to examine. Buti nga kami, may Xerox ka, wala eh. Question 35 and question number 35 and number 37. Your Honor, yung authenticity nitong dokumento na ito ay hindi ko mabibigyan ng ano no, ng hindi, please stop pointing about authenticity dahil certified true copy na ngayon galing dito sa PDEA. Ang atin lang isasagutin mo lang yung tanong. Alam mo Mr. Morales, habang patuloy ka nagsisinungaling, I might be forced to cite you also in contempt at sumunod ka kay Picoy. Your Honor, yung PDEA documents, hindi po sa akin nang galing yung pagkakalabas. Kaya ito po yung kinokorrelate. Hindi nga sa iyo nang galing. Ang problema, kinonfirm mo na ikaw talagang pumirma, ikaw gumawa, ikaw pumirma. So, the same story. The same story yun. No, Your Honor. Lumalayo ka. Yan muna pag-usapan natin yung PDEA. Your Honor, di ako lumalayo, Your Honor. Nakita nyo naman yung ginagawa sa akin ng PDEA. Ginagawan ako ng istorya. Magtitiwala pa ba ako dito sa liderato ng PDEA kung sila mismo inilalaglag nila ako? Yung dokumento na ginawa ng 2012, hindi nga nila tinatanggap, Your Honor. Ito pa na hindi nila kayang gawin. Nagawa na nga po ako ng dismissal order para palabasin na ako'y dismiss. Pero niwala man lang akong due process na ang lapit-lapit lang nung nabahay ko, Metro Manila lamang po. Imposible na hindi ako makatanggap ng twin notice rule na isinasaad doon sa due process ko. Tingnan nyo ito, napakadaling gumawa po nito, Your Honor, para lang masira yung credibility ko. Pwede, bigay mo sa akin yung papel, tingnan ko. Ang mahirap dito, Mr. Chair.
itong si Agent Morales, naniniwala lang sa sarili niya. Itong mga tiga-PDEA, lahat ng mga resource persons dito sa PDEA, pinasisinungaling lahat yung mga sinasabi nitong si Agent Morales. Naniniwala lang sa sarili niya. Siya lang ang tama eh. Madali mo lang ito, Jonathan Morales. Napakadali ito eh. Itong maliwanag ito na papel mo ito, PDS mo ito. Huli, diyan pa lang, Mr. Chair, huli na lang nagsisinungaling. Papilis mo ito. Meron ka pirma dito. It is a certified photocopy coming from PDEA, if I understand, if my understanding is correct. Galing ba sa inyo yan, PDEA? So, Senator Jinggo, if you cannot get a proper answer from Jonathan Morales, you may continue. Well, ano nyo, pagka ganito lagi ang sagot nitong si Morales, eh wala ho tayong makakamit na tunay na istorya galing sa kanya. Pare kasi nungulingan lahat ng mga sinasabi niya rito sa committee. Anyway, before I proceed asking questions to Mr. Morales, I think Mr. Kumar is ready to attend virtually, Mr. President. Yes. If the chair will allow it. Okay lang ba sa inyo na para bang nakukonsensya na nasa loob ng hospital natin yung tao? Baka may mangyari dyan. Pumayag na rin yung doctor, Mr. Chair, according to the lawyer. Baka may mangyari dyan. The doctor did not agree, but James just wants it already. No. Kailangan may doctor's advice yan. Nasa loob pero siya. May doctor po doon, pero the doctor did not agree, but... Oh, did the doctor did not agree, or you did not consult with the doctor? He did, but the doctor said no. Oh, so, sabi na, pag may nangyari sa kanya, makakapsin. No. Yan. Your Honor? Yeah, andyan na siya, pero ako. Pag may nangyari sa inyo, huwag mo kami sisihin, Mr. Kumar. Hindi, sir. I just want to clarify. Gusto ko na din matapos ng ito kasi... Sandali lang, Mr. Kumar. Mr. Kumar, sandali lang. We would like to hear from you, pero with that present condition, ako'y nakonsensya, kaya huwag na, James, huwag na. Baka may mangyari pa sa iyo dyan. Ako sisihin. Sir, honestly po, Your Honor, gusto ko lang din matapos ng ito kasi... For the previous how many days, hindi lang po ako nag-suffer, pati yung pamilya ko po, dahil dinadrag po yung pangalan ko sa bagay na wala po akong alam at wala akong kailangan at wala akong sinasabi. Hindi ko alam bakit, ganun po. Na-stroke na ho lahat dahil dito. Hindi na ho tama ito. Sorry, so, James. Sorry for your condition. I apologize na nagkaganyan ka. Parang niya ako pinagbintangan sa bagay na wala po ang ginawa. Hindi naman ho tama ito. Yung pangalan ko, pangalan ng pamilya ko. Sinira sa lahat. Wow. Paki-off na, sabi mo kayo, walang doktor dyan. Against doctor's advice. Mag-usap lang tayo next time, James. Sige na. Thank you. Relax ka na dyan. Relax. Salamat po. Sige. Thank you.